Guys, tingnan nyo yung pawis ko. Butog-butog talaga. Ayan o. Dito lang yan sa ano, sa loob ng bahay. Pero may electric pan pa yan ha. Kaya God bless po sa lahat. Relax lang po tayo kasi mainit ang panahon. Tayo po ay manalangin. Nabigyan tayo ng maaliwalas na pakiramdam. Bigyan tayo ng malusog na pangatawa ng Panginoon. Ingatan kasama ng ating buong sa bayan. Para nasang kapangyarihan ng Diyos sa patuloy tayo. Bigyan ng lakas. Bigyan tayo ng malusog na pangtingatan ng ating buong sambahayan, ng ating mga anak, ating mga mahal sa buhay, apat na salit-saling lahi mga guys, kasi mainit, mag-relax po tayo. Hindi po natin kaya ang buhay ngayon kung tayo lamang sa ating sarili, kaya lumapit po tayo sa ating Panginoon, magpaingat po tayo. At isang susi ng lahat, si Kristo lang ang susi ng lahat, tayo ay humingi ng tawad sa Diyos. Ngayon po ating mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, dahil hindi po natin alam, Lord God, na sa kapanahonan ngayon, nasa huling araw na tayo, biglang dumating ang Panginoon, di ba? At least kung nakahingi na po tayo ng tawad sa Diyos at tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating buhay, di po tayo matakot na dumating ang Diyos kaysa piling po tayo ng Panginoon kung siya ay darating. Siya po ay ating kasalabuangin sa alapa. Siya po ay ating maging kasama sa kabilang buhay. Kasi po, dalawa lang po ang pupuntahan ng tao. Langit at impyerno lamang po. Kaya, mas piliin po natin ang makapiling natin ang Panginoon. Dahil po, oh, sabi nga nang bumili sa tindahan, ang init daw parang impyerno. O, nasa lupa pa tayo. Nandito pa tayo sa mundo. Impyerno na yung sinabi. Kaya sabi ko, parang naantig ako doon sa sinabi mo, nasa lupa pa lang tayo. Kaya may paraan pa para hindi tayo makarating sa impyerno. Hingi na tayo ng tawad sa Diyos. Punas ako guys. Hingi na po tayo ng tawad sa Diyos. Sa puso, sa isip, salita, sa gawa. Hingi po tayo ng tawad sa Panginoon. Dahil kung tayo lang talaga sa ating sarili, hindi po talaga natin kaya. Hingi tayo ng tawad sa Diyos upang atingin din po natin sa Panginoon na gabayan tayo, patnubayan ng kanyang Santong Espiritu at hawakan tayo sa kanyang mga, hawakan tayo ng kanyang mga kamay upang magiging mananagumpay po tayo sa lahat ng oras, sa buhay natin. Dahil po, napaka, ano na po, may kaiba po talaga akong napapansin ngayon sa panahon na parang hindi na normal. Kaya, God bless po sa lahat. Lagi lang po tayo magpasiyasat sa Panginoon. Lagi po tayo hingi ng tawad. Gabay patnubay ng Santong Espiritu. Yun po at isama po natin sa panalangin ng ating mga mahal sa buhay, ang ating mga anak, asawa ng ating manak, mga apo. Hallelujah. Kainin po yung ating apat na salisaling lahi. Walang imposible sa Lord. Na kung paano man po tayo, tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas ating buhay, may ginamit si Lord na instrument, ganun din po yung sa iba, may gagamitin din po ang Panginoon na instrument upang tanggapin ang Panginoon bilang tagapagligtas ng ating pa. Yun po kasi yung regalo ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, I love you. God bless us all. Lagi po namin kayo sinasama sa mga panalangin, lahat ng tahanan, lahat ng pamilya sa Luzon, Visayas, Mindanao, bawat barangay, bawat lungsod, ginin po namin ang tawad sa Diyos yan. Nabuksan po ng Panginoon ang ating puso at isip at ang spiritual life na maunawaan po natin ang kahalagahan ng Panginoon sa ating buhay. Ayan po mga kapatid, na maunawaan natin ang kanyang salita, na maunawaan po natin kung bakit nandito tayo sa mundo. Nilikha tayo ng Diyos, makawangis niya. Diba po, lupa lang po tayo at hinugisan niya na naging kawangis niya at binigyan ng hininga. Gayon po tayo kamahal ng Panginoon. Kaya ang Diyos nagpapako din sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kaya gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at kung sino ang mananampalataya nito ay hindi mapahamak bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Hallelujah. John 14:6. Simple lang po. Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Kung sino ang mananampalataya sa akin. Mananampalataya daw sa kanya ay di mapapahamak kundi magkaroon din ng buhay na walang hanggan.
ng palataya sa Panginoon. Siya lang din po yung maliligtas. Kaya napakahalaga po na mananampalataya tayo sa Panginoon. Tanggapin natin siya bilang tagapagligtas na ating buhay. Dahil po, pansamantala lang po ang ating buhay dito sa mundong ito. Ang lahat po na kung ano man ang tinatangkilik natin, iiwanan lang po natin yan ang ating madadala. Yung personal lang po na relasyon natin sa Diyos. Kaya napakahalaga po mga kapatid. Itong katawang lupa natin, di ba po kumakain ito ng ano, pagising mo sa umaga, di ba magkatipa, mag-almusal, may merienda, may pananghalian, may merienda, may hapunan. Ganun po natin kamahal ang ating physical na katawan. I declare na pahalagahan din po natin ang ating spiritual life, na atin din po ito pakainin. Pakainin din po natin. Alam na po natin yung kung anong pagkain ng ating spiritual life po. Alam na po natin yun. Kaya purihin ang Diyos, hari na hari sa mga hari, na sambayin siya sa espiritu at katotohanan ng bawat isa. Nilikha niya. Tayo po yung special na nilikha ng Diyos. Opo, tayo po yung special na nilikha ng Diyos. Kasi po, tayo po yung hinawakan ng Diyos. Tayo po talaga yung ibang nilikha ng Diyos. Sinalita lang po niya talaga na magkaroon ng tubig, magkaroon ng ano, mga hayop. Diba po magkaroon ng ipapawid, magkaroon ng ano, basta sa Genesis po. Tayo lang po talaga, kung basahin natin ang Genesis sa 1, tayo lang po talaga ang special na nilikha ng Diyos. Tayo lang po talaga ang hinawakan ng Panginoon na ginawa pang kawangis niya. Ginawa pang kawangis niya at binigyan ng hininga. Kaya ganun tayo kamahal ng Diyos dahil siya ang nagbigay ng hininga natin. Biro mo, nagpapako pa siya sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa atin. Di ba po, napakahalaga. Yun po yun, nang namatay siya sa krus ng Kalbaryo, yun na po yung Holy Spirit na lumalaganap sa buhay natin bawat isa, na kung tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, yun po yun ang Holy Spirit ang ating tinanggap, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos sa mga tao na naghayag ng kanyang salita. At sa tao din po na nag-share sa akin ang kanyang salita, na sa totoo lang po, buntis po ako noon sa pangatlo kong anak. Buntis ako noon, nasa probinsya ako sa Bantayan Island. Kung marinig mo man to, mapanood mo man tong videos ko na ito, Pastor Jess, sino ba yun? Basta taga ano sila, taga Sampaguita. Sampaguita, Bunakan. Sa ko ba ng Bunakan, Madrid, Cebu. Ayun. Sila po yung nagbahay-bahay na maghayag ng salita ng Diyos. Nagbahay-bahay sila kung sino po ang tatanggap ng Bible study. Itinanggap sila ng nanay ko. Pinatuloy sila ba sa bahay na inalok ang nanay ko ng Bible study. Tinanggap sila sa bahay. Di yun, nag-Bible study po kami sa bahay. Ayun, doon po ako. Ginamit sila na instrument lang, Lord, ang mama ko at ang panganay namin na panganay kong kapatid. Yun, tatlo po kami na tinanggap ang Panginoon bilang tagapagligtas. At hanggang ngayon, nagpatuloy kami. Yung nanay ko, wala naman na siya. Luha na siya ng Panginoon. Pero po, nanampalataya ako na nasa mabuti po siyang kalagayan. Ni-enjoy po niya ang buhay, spiritual life. Ngayon, nasa piling na siya ng Panginoon. Kaya ayun mga kapatid, napakahalaga. Nanampalataya ako na kung paano si Lord may ginamit sa akin na instrument upang tanggapin siya bilang tagapagligtas sa pamamagitan ng mga panalangin. Walang imposible sa Diyos, na ang Diyos may gagamitin din po sa inyo na instrument upang tanggapin niyo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Ubuksan ni Lord ang inyong puso, ang isip, upang maunawaan ang kanyang salita at ang spiritual life, upang maunawaan ang kanyang salita, mabigyan ng kahalagahan ang ano, ang pagtanggap ng kanyang salita. Opo. God bless po sa lahat. May i-share pa po ako na napakahalaga sa sunod po, kasi mahaba na po yung aking ano, mga 10 minutes na po kasi itong aking pagsasalita sa oras kayo. Baka mainip po kayo pag ano po nyo ito mapakinggan. Bigyan nyo po ng halaga yung salita ng Diyos.
Kasi po, ito po pala nagrimata sa puso ko. Pag magpatuloy po tayo ng Bible study sa ating tahanan, alam niyo po ba, ang natutunan ko noon, kaya namin pinatuloy yun, nagrima sa puso ko, na hindi po ang mga tao ang ating pinatuloy sa ating tahanan, kundi ang Panginoon. Ayan po, ang Panginoon po ang ating pinatuloy sa ating tahanan kung magtanggap po tayo ng Bible study. Kaya salamat sa Diyos sa oras na ito, sa gabay ng banal na Espiritu. Kasi sa totoo lang po, hindi naman talaga ako marunong. Ako po ay umaasa lamang ng karunungan ng Panginoon kung ano po yung aking sasabihin. Nililid lang po niya ako. Kaya ayan po rin ang Diyos. God bless po sa inyong lahat. Jesus loves you. Jesus loves us. God bless. Bye-bye. Thank you for watching. Pa-share po ng aking mga ano para po hindi lang po tayo ang makapakinig, kundi pati po ang iba pa. Dahil po marami pa pong ipapahayag ang Panginoon sa buhay natin bawat isa. Salamat po. God bless.